Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Patuloy pa rin ang epekto ng Northeast Monsoon or Amihan dito sa malaking bahagi po ng Luzon. At ito pa rin ang magdadala ng generally malamig na madaling araw, lalo na sa may norte, at pulupulong mahihinang pag-ulan, lalo na sa may eastern section. Gayun din po sa may western Visayas. Dito naman, sa may parting Mindanao, kitang-kita yung mga isolated thunderstorms. Mananatili yung mga pulupulong pagkilat pagkulog o pulupulong pag-ulan sa susunod na 24 oras. Habang meron po tayong namataan na isang circulation, dito po sa may labas ng Philippine Area of Responsibility na siyang posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw. Inaasahan kong tiyunting lalapit ito hanggang sa weekend, somewhere along the power line dito sa may silangan po ng Mindanao. And as early as Sunday ng hapon ay posibleng magpaulan na dito po sa may eastern side of Mindanao, particularly sa Caraga and sa Davao region. So patuloy po tayong magmo-monitor. Ngayong araw, asahan pa rin po ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi po ng Luzon. Asahan po ang minsang maaraw na kalangitan, lalo na sa may western section, at partly cloudy to cloudy skies naman sa may silangang parte. Meron din mga pulupulong mahihinang pag-ulan, lalo na dito sa may parting Cagayan, northern portion of Isabela, Apayao, and Kalinga pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, habang sa ilang parte pa ng Luzon ay mababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa Metro Manila, asahan po mula 21, then posibleng tumaas sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature pagsapit po yan ng tanghali. Sa Baguio, mananatiling malamig na sa 13 to 23 degrees Celsius at bahagyang malamig din sa Tagaytay na sa 20 to 29 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan pa rin ang generally fair weather conditions lalo na sa umaga, lalo na sa may western and central portions. As early as this morning naman, possible yung mga pulupulong pag-ulan dito sa may eastern Samar, sa timog na bahagi ng Samar, at mga kalapit na lugar sa may Leyte and southern Leyte. Ito po'y dahil lamang sa mga localized thunderstorms. Sa hapon hanggang sa gabi, possible yung mahihinang pag-ulan na hindi naman tuloy-tuloy sa malaking bahagi ng Panay Island, and magiging maganda na yung panahon dito sa may eastern Visayas. Temperature natin for Metro Cebu is from 26 to 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan kung sa Mindanao, mataas naman ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Caraga region, umaga hanggang tanghali, dulot po ng localized thunderstorms and minsan nagiging maulap ang kalangitan. In other areas of Mindanao, generally magiging maaraw naman po sa umaga at sa tanghali, posible ang maiinit na temperatura, lalo na sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius at ganyan din po sa may Davao City. Pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies for most of Mindanao, at possible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan na walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. Ngayong araw po, wala po tayong nakataas na gale warning, and even in the coming days, asahan po natin nasa hanggang 3 metro sa may silangang parte po o silangang baybayin ng ating bansa. Samantala dito sa natitirang baybayin ng ating bansa, nasa 1 hanggang 2 metro, mas mababa pa kapag wala po tayong mga thunderstorms. So wala rin tayong inaasahang sea travel suspensions hanggang sa weekend. Sa susunod na 3 araw, tulad ng nabanggit natin kanina, yung low pressure area or potential low pressure area ay lumalapit po dito sa may eastern section of Mindanao. Posibleng magpaulan pa yan as early as Sunday ng hapon. So ibig sabihin po, simula ngayon hanggang sa Sunday ng umaga ay malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng fair weather conditions or magandang panahon. For Metro Manila, Friday to Sunday, asahan po ang bahagyang maulap at minsang maaraw naman na kalangitan. Possible yung hanggang 32 degrees Celsius na maximum temperature with heat index na nasa around 34 to 35 degrees Celsius. Ito yung mararamdaman nating init. So magdala po ng pananggalang sa init. Then possible yung mga isolated light rains lamang pagsapit po bukas ng hanghali hanggang sa hapon. So magdala po ng payong. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, for the next 3 days, asahan din ang maaraw na umaga at sa tanghali hindi rin po mainit, nasa 23 to 24 degrees Celsius. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi is partly cloudy to cloudy skies at may tsansa ng pulupulong mahihinang pag-ulan, dulot ng amihan pa rin. Sa ating mga kababayan po sa Kabikulan, asahan ng bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan hanggang sa weekend, nasasamahan ng pulupulong mahihinang pag-ulan tomorrow and sa Saturday. Possible naman yung mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon pagsapit ng Linggo sa malaking bahagi ng Bicol region. Sa atong mga kaigsaonan din sa Metro Cebu, asahan po bukas mababa ang tsansa ng ulan, maaraw, at lalo na po sa umaga hanggang sa tanghali. So very ideal po pamamasyal, but make sure po na meron tayong dalang tubig at pananggalang sa init
Pagsapit ng Sabado at Linggo, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan in general, nasasamahan ng mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na po sa hapon. At panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha sa Metro Davao, maaraw din na dalawang araw sa susunod po, Friday and Saturday, mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan. Then pagsapit ng Linggo, maaraw naman sa umaga pero pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi is nagiging maulap na at possible yung mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. Kabilang na rin dyan ang Davao Oriental and Davao de Oro dahil dun sa paglapit ng circulation na potential na low pressure area. Si Haring Araw po ay sisikat 6:08 ng umaga at lulubog ito 6:05 ng gabi.